In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today's Gospel narrates to us that Jesus fasted for 40 days and 40 nights, and was tempted, yet remained obedient to the Father's will. We also celebrate today National Migrant Sunday. We pray in a special way for migrant Filipinos so that they may be instrument of the good news through their humble and selfless service of God and people. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Grant, Almighty God, through the yearly observances of holiness, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by the worthy conduct pursue their effects. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Genesis. The Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east and placed there the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made various trees grow that were delightfully to look and are good for food. With the tree of life in the middle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil. Now the serpent was the most cunning of all the animals that the Lord God had made. The serpent asked the woman, "Did God really tell you not to eat from any of the trees in the garden?" The woman answered the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden. It is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, 'You shall not eat it or even touch it, lest you die.'" But the serpent said to the woman, "You certainly will not die. No, God knows well that the moment you eat of it, your eyes will be opened and you will be like gods, who know what is good and what is evil." The woman saw that the tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked. So they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. The word of the Lord. Thanks be to God. Merciful, O Lord, for we have sinned.
Please rise.
on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At the time, Jesus was led by the Spirit to the desert to be tempted by the devil. He fasted for 40 days and 40 nights. And afterwards he was hungry. The tempter approached and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread." He said in reply, "It is written, one does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and made him stand on the parapet of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus answered him, "Again, it is written, you will not put the Lord your God to the test." Then the devil took him out, showed him all the kingdom of the world in their magnificence. "All this I shall give you if you will prostrate yourselves and worship me." At this, Jesus said to him, "Get away, Satan. It is written, the Lord your God shall you worship, and him alone shall you serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin po. Ngayon po ay unang linggo na panahon ng Kwaresma. Nagsimula po tayo noong Miyerkules. Ang Miyerkules na nga po, tinataka ang ating mga noo ng krus ng Apo bilang pasimula po na 40 araw, so Kwaresma, 40, na paghahanda sa muling pagsilang ng ating Panginoon, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi po ng panginilay na ito na sa mga ibinahayag na mga banal na kasulatan, mula sa banal na kasulatan, ay nagpapahayag sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan na maging gabay natin sa unang linggo na ito ng paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sana po, hindi lang po sa panahon na ito ng Kwaresma, ngunit magbahagi po ng ating pagkilos habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito patungo sa ating Ama. Una, yung katotohanan na dulot na tukso, bahagi ng ating buhay na tayo'y tutuksuin ng kasamaan. Ang demonyo ay palaging manunukso. Walang exemption, walang prejudice. Bahagi yun na kung saan ay ito yung kanyang trabaho, ang agawin ng tao sa Diyos. Walang pinipili. Kaya sabi nga natin, no? Ay si Jesus,
Sabi nga natin, bakit pag si Jesus ay Diyos yan, tinukso? Kasi nga, naging tao. Ang Diyos na naging tao. So lahat ng tao, tutuksuin ng demonyo. Hindi ba rin sabihin ng Father, ay accepted na dyan, bakit? Senior citizen na ako. Ay, senior citizen ka. Tutuksuin ka ng demonyo. Huwag po tayo mag-akala na baka sabihin natin na hindi na ako tutuksuin ng demonyo. Bahagi po ng aking pagkilos habang tayo nabubuhay sa daigdig nito na tayo ay palaging tutuksuin ng demonyo. Kaya kailangan natin pag-ingatan yung ating sarili. Hindi lamang uyam. Hindi lamang na walang exempted. Ngunit pakita po natin na walang lugar na pinipili. Sabi nga po natin, yung aking unang pagbasa ay panulukso ng demonyo kay Eva at kay Adan. Sa aking pong salmo at sa aking pong ebanghelyo ay ang panulukso kay Jesus. At makita po natin sa panulukso kay Jesus, sa ilang dinala ng Espiritu sa Jesus sa ilang upang tuksuin ng demonyo. Dinala siya sa mataas na bahagi ng bundok, maging sa banal na siyudad, sa templo ng Jerusalem. So kahit saan, pwede tayong tuksuin ng demonyo, kahit sa loob ng simbahan, kahit na po sa aking mga kwarto, sa kita mga po natin, sa Eva at si Adan. Saan sila tinukso? Sa paraiso. So, para ho maging maliwanag po sa atin na walang tukso-free na lugar. Lahat ay pwedeng maging daan ng panulukso ng demonyo. Kaya nga kinakailangan lang natin ngayon, tingnan natin kung paano dapat tayong tumugon sa panulukso ng demonyo. Pero makita po natin na walang pinipiling lugar. There is no tukso-free na lugar. Hindi lamang po ito, makita po natin ngayon, ang demonyo gumagamit ng iba't-ibang kaisipan. At makita po natin na rin na gumagamit din ng salita ng Diyos. Kaya na makita po natin sa Ebanghelyo, anong sabi ng demonyo, nasusulat. So kahit na po yung demonyo, gumagamit ng banal na kasulatan. Kaya hindi na ulugan na kapag gumamit ka ng banal na kasulatan, ay hindi ka natutuksuin ng demonyo. Gagamit siya na lahat ng pwede niyang gamitin. Matukso lamang ang tao. Kahit ang paggamit ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi ko natin ay ano yung makita ko na kinakailangan lamang ay nandiyan yung panunukso. Bahagi ng buhay ang panunukso. Habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Pero anong kinakailangan? Kinakailangan tatagan natin yung ating sarili. Kasi tayo yung sasagot eh. Kung matutukso ba tayo ng demonyo o hindi. Kung tayo may magpapalindang sa paanyaya ng kasamaan. So kaya, pangalawang punto si Ellen. Makita natin yung Ellen. Ano ba yung technique ng demonyo? Ano yung technique ng demonyo? At paano natin ito mapaglalabanan? Kapag kung tayo tinukso ng kasama, anong ipapakita sa atin? Ipapakita din sa atin ang mabuti. Kapag tinukso ka ng demonyo, hindi sabihin sa'yo na gawin mo ito. Masama ito. Hindi. At sabihin ng demonyo, gawin mo ito. Maganda ito. Kaya nga ho, sa aklat ng Genesis sa unang pagbasa, ano? Ang galing ng technique ng demonyo, anong sabi ng Ahas, no? Na
mamamatay kami. Hindi, hindi ka mamamatay kapag kinain mo ito. So, saan nakabase yung kanyang panunokso? Ipapakita sa iyo ang kabutihan. Kailang hindi kabutihan? Apparent goodness. Akala natin mabuti. Or, siguro yung ibang term na ginagamit natin ay half-truths. Kalahati ay katotohanan. Kalahati ay kasinungalingan. Kasi bakit? Nang sinabi naman nung ahas na hindi ka mamamatay, hindi naman kagad namatay si Eva eh, no? Naibigay niya ng baka, kay Adam, yung mansanas. No? Pinalayas pa sila ng demonyo. Kailan naman ang sabi nga, no? Ay, we lose eternal life. Nawala sa atin ang buhay na walang hanggan. So nawala sa atin ang buhay na walang katapusan. Gawa ng si Eva ay nagpatukso sa demonyo. Kaya makita po natin, no? Kaya nga noong tinutukso si Jesus, sinasabi niya, nagugutom si Jesus, gawin mong tinapay yung mga bato. Masama bang gawin tinapay yung mga bato? Hindi. No? Kaya lamang, sabi nga natin, kalahating katotohanan, apparent to, parang totoo, parang mabuti. No? Pero ang kabuuan ay hindi talaga mabuti, nakasasama. Kaya yun ang unang ipamamanik sa amin. Maganda ito. Magaling mo sa sales talk ang gumagawa ng kasamangan. Yan po ay mabulaklak ang pananarita. So ano ngayon para namin masabi? Para makita natin ano? Tingnan natin. Ano yung indication? Huwag natin kalimutan na hanapin ng alin ang daan ng krus. Ang daan ng krus. Para makita natin na ito ba ay kalahating katotohanan lamang o buong katotohanan? Anong indication? Ito ba ay patungo sa daan ng krus? Ngayong panahon po ng Kwaresma ay tayo inaanyahan magdaan ng krus, mag-station of the cross. So, tuwing alas 4 po ng Linggo, tayo ng istasyon ng krus dito sa parokya. Sa Palm Sunday ay meron tayong General Station of the Cross. Ito po ay mga pampublikong pagkilos na ating pong pag-istasyon ng krus. Pwede po tayong mag-istasyon ng krus na nag-iisa. At nawa po maging bahagi ng ating pal, hindi lang po sa pagdarasan ng istasyon ng krus. Ngunit makita ho natin ang tamang daan para makita natin kung ito pong daan na ito ay talagang tunay na kabutihan. Hanapin natin, nasaan dyan ang krus? Nasaan dyan ang krus, Lord? Nasaan dyan yung nakikita natin balakid? Sabagat yun po yung tema na ipinapahayag sa atin na ang tunay na daan ng kaligayahan ay hindi pwede walang krus. Kinakailang palaging kasama ang krus para makita natin ang tunay na kaligayahan na dulot sa atin ng ating Diyos. At yan po yung simbolo na pinangahawakan natin ang krus ni Jesus. Yan lamang ang tunay na daan, ang daan ng krus na magdudulot sa atin ang kaliwalatiyang walang katawag. Kaya tingin mo natin, ano? Kasi sabi nga ay, if it is too good to be true, ibig sabihin niya, wala dyan ang krus na Jesus. Tayo ay pahirapan niya. Tayo ay, ang ibinibigay sa atin ay ang kalahati lamang ng katotohanan. Itinatago niya ng buong katotohanan. Nilalansing tayo niyan. Ipapahamak tayo niyan. Dadalhin tayo niyan sa kapahamakan. So, yun po yung ikalawa na maging bahagi ng ating paninilay na ang paraan ng demonyo ay papakita sa atin
ang kalahati lamang ng katotohanan. Para mapaglabanan natin ito, hanapin natin ang daan ng krus. Pangatlo, para po natin mapaglabanan ng kasalanan, para mapagtagumpayan natin ng panunugso ng kasamaan, anong kailangan natin? Kinakailangan natin na humiling tayo ng tulong sa Diyos. Hindi natin kayang gawin ang sarili lamang natin. Ngayon po, sa kapanahonan na ito, may mga tao nagsasabi na halisin natin ang kahirapan nang hindi natin sinasali ang Diyos. Kasi may mga ganong klase ng pagkilos. Sa pag-aakalang pwedeng matugunan ang problema na hinaharap na hindi kasama ang Diyos. Hindi yung pwede. Bakit? Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Kapag paglalabanan mo ang kasamaan, hindi mo pwedeng paglabanan niya ng isang pagkasamaan. Maging katulad ka lamang ng kasamaan. Paano mo paglalabanan ng kasamaan? Paglalabanan mo ng mabuti. At sino ang mabuti? Sabi nga sa banal na kasulatan niya, tanging ang Diyos lamang ang mabuti. So kinakailangan natin ang tulong na Jesus. Kinakailangan natin ang tulong ng Diyos para mapaglabanan ng anumang kapahamakan na nakikita natin sa aming pagkilos sa daigdig na ito, maging sa personal nating mahabuhay o sa lipunan ang ginagalawan natin, hindi pwedeng hindi kasama ang Diyos. Kaya hilingin natin yung tulong ng Diyos. Sa ating pakikibaka, para paglabanan ang mga tukso ng kasalukuyang panahon, hilingin natin yung tulong saan? Sa banal na Eukaristiya. Hilingin natin sa pamagitan ng kanyang salita, ng kanyang katawan at dugo, ang pagkain na nagbibigay ng lakas. Huwag natin kalimutan na tumanggap ng banal na komunyon, makinig ng kanyang salita every Sunday. At kung sakali mang tayo ay nalukmuk sa kasalanan, huwag natin kalimutan na nais pa rin ng Diyos na tayo iangat sa ating pagkakasala. Sa pamagitan ng alin? Ng sakramento ng pakipagkasundo. Na sakramento ng kumpisal. Na kahit nasa gitna ng ating pagsumikap na labanan ng kasalanan, gawa ng ating kahinaan, at ito yung pinapaalala sa atin, nung tayo ay pinapahiran ng abo, ay huwag nating kalimutan na alin na nandyan ang sakramento ng pagkukumpisal para tayo umahon sa kumuloy ng kasalanan na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Pakinabangan po natin ang sakramento ng kumpisal. Sa March 28, yun po yung araw ng Martes, yun po ang nakatalaga sa atin para sa ating pong kumpisalang bayan. Sa ganap na ikapito ng gabi. So ito po tatlong ito. Ang iniwala ko maging bahagi ng ating paghinilay para po sa unang linggo na ito ng Kwaresma. Una, palagi tayong tutuksuin. Pangalawa, ang pamamaraan ng demonyo alin, ibibigay sa atin ang kalahati ng katotohanan. Ang akala natin ay mabuti. Paano natin mapaglalabanan? Hanapin natin ang daan ng krus. At pangatlo, kinakailangan na humiling tayo ng tulong ng Diyos. Lalong-lalo sa sakramento ng banal na Eukaristiya at sa sakramento ng pakikipagkasundo. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng lakas upang magtagumpay sa tukso at sa kumuloy ng kasalanan.
I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and was buried, and descended into heaven. On the third day, He rose again from the dead, He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. Let us pray to the Father that through the example of Jesus, His only begotten Son, who emptied Himself, we may render homage and obedience. Lord, graciously hear our prayers. Lord, graciously hear our prayer. That the Church may present an acceptable sign of salvation by turning away from sin and celebrating the sacrament of reconciliation. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That we may master ourselves and resist the temptation of position, privilege of pride and power. We pray. Lord, graciously hear our prayer. That the Church, especially the Episcopal Commission for the pastoral care of migrants and itinerant people, may continue to provide pastoral and social and advices to migrant workers, their families. We pray. Lord, graciously hear our prayer. The government leaders, enough laws and policies that protect the rights and promote the welfare of Filipino overseas workers, we pray. Lord, graciously hear our prayer. That the families of migrant workers may remain steadfast in the face of temptation and resist the fear of materialism and strive to stay united in prayer. We pray. Lord, graciously hear our prayer. Lord, hear our prayers and help us to recognize the dignity of each person. Never let us be instruments of exploitations. Rather, let us be bridges that unite people. Through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Please rise. Pray, brethren, our sacrifice to be acceptable to God, Almighty God. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Give us the right disposition, O Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginnings of this venerable and sacred time. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. Through Christ our Lord, by abstaining 40 days from earthly food, He consecrated through His fast the pathways of our Lenten observance, and by the overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the leaven and malice, so that celebrating the Paschal mystery, we might pass over the last to the eternal Paschal feast. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end, we acclaim. Freedom, and to the sorrowful of heart, joy. To accomplish your plan, He gave Himself up to death, and rising from the dead, He destroyed death and restored life. And that we might live no longer for ourselves, but for Him who died and rose again for us. He sent the Holy Spirit from your Father as the fruits of those who believe, so that bringing to perfection His works in the world, He might sanctify creation to the full. Therefore, O Lord, we pray, may the same Spirit graciously sanctify these gifts, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ, for the celebration of this great mystery, which He Himself left us as an eternal covenant. For when the hour had come for Him to be glorified by you, Father, most holy, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. And while they were at supper, He took bread, blessed,
and broke it. He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, taking the chalice filled with the fruit of the vine, he gave thanks and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. To the realm of the dead, we proclaim his resurrection and his ascension to your right hand. And as we await his coming glory, we offer you his body and blood, the sacrifice acceptable to you, which brings salvation to the whole world. Look, O Lord, upon the sacrifice which you yourself have provided for your church, and grant in your loving kindness to all who partake of this bread and wine chalice, that gathered into one body by the Holy Spirit, they may be truly become a living sacrifice in Christ to the praise of your glory. Therefore, Lord, remember now, and for whom we offer this sacrifice,